For today's recipe, gagawa tayo ng chicken inasal. Madali lamang pong gawin ng chicken inasal. Ang nagpapabagal lamang ng paggawa nito ay yung maghihintay ka pa kasi ng isang araw ba na pagmamarinade. Pero worth it naman kasi masarap ang reseping ito. So nangangailangan tayo dito, ang pinaka-importante ingredients natin ay yung lemongrass at saka ginger. Yung mga list po pala ng mga exact measurement ng mga ingredients, nasa baba lang po ng video, pakitingnan na lang. So mag-start na tayo. Sa paggawa ng chicken inasal, syempre kailangan natin ng chicken. Lilinisin lamang natin mabuti yung chicken. Tanggalin po pala natin yung mga excess na fats o yung chicken skin ng manok. At iset aside lamang po natin yan kasi gagamitin natin yan mamaya. Gagawa tayo ng chicken oil gamit po yung excess fats and excess skin po ng manok. So tatanggalin lang po yan and then ikakat na natin yung chicken. So ito po pala yung pagkat ko sa chicken. Depende na lang po sa inyo kung anong cut po yung gusto nyo. Since gumamit po kasi ako ng whole chicken, kinat ko lang po yung sa breast part para po ma-absorb mamaya ng chicken ang marinated na mixture. Tapos, ikakat din po yung ibang part ng manok na alam nyo na medyo makapal. Yung mga may muscle talaga siya. Like yung thigh and yung breast. Then, mag-proceed na po tayo sa next na step. Next step po natin, piprituhin na natin yung balat ng manok o yung mga chicken fats na excess kanina. Kung marami naman po kayong na tanggal na chicken skin or chicken fats, hindi na po natin yan kailangan lagyan ng mantika. Instead, lagay lamang siya sa isang pot and then takpan lamang po hanggang mamantika na po yung ating chicken skin. Pero kung kukonti lamang po yung chicken fats, nalagyan na lang ng konting mantika para maprito siya. Tapos lalagyan na din po natin yan ng aswete powder o yung annatto seed din kung meron kayo. At intayin lamang po natin na magkulay yung mantika. So once na ganito na po yung itsura, pwede na po siyang tanggalin sa apoy. At mag-proceed na tayo sa next na step. Next step na po tayo. So dito gagawin na natin yung marinated na mixture. Sa paggawa po pala nung marinate na mixture, gagamit po ako dito ng maraming luya. Kasi ito yung magdadala sa lasa ng ating manginasal. So didikdikin ko po yung luya, hindi ko po siya ikakat. Didikdikin po yung luya para po lumabas yung katas niya. At didikdikin din po natin yung ating lemongrass para po kumapit yung katas niya dun sa ating manok. Isa po sa mga paborito kong ingredient sa inasal na to, yung paggamit natin ng fresh na lemongrass. Kasi mabango talaga yung lemongrass at magdadala talaga siya ng ibang klaseng flavor doon sa ating inasal na manok. So paghahaluin lamang po yung mga ingredients, kasama na din yung bawang. So didikdikin ko din yung bawang and magsasali din pala ako dito ng lemon juice. Sinali ko na rin yung balat kasi may oil yan. Magdadagdag din siya ng amoy and flavor doon sa ating chicken. Nilagyan ko din po pala yan ng soy sauce at ng asukal. Yung paglalagay po pala ng asukal, nasa sa inyo na lang po. Kung gusto nyo na medyo sweet yung inyong inasal na manok, lagyan nyo po ng sugar. Or pwede din na hindi kasi gagamit po tayo dyan ng Sprite o yung soda. Medyo manamis-namis na po kasi yun. Yung iba po kasi ayaw nila yung manamis-namis na lasa. So, nasa inyo na lang po. Nagdagdag din po pala ako dito ng manok. Kasi yung ginawa kong mixture is good for 2 kilograms na chicken. So, yan. Isusoak lang natin yan yung manok. And ilalagay na natin yung Sprite. Pampadagdag din po kasi ito ng flavor dun sa ating chicken. And magiging malambot talaga siya pag lulutuin na natin. So ayun, after 24 hours na marinade, pwede na nating lutuin ang ating chicken. So after 24 hours na marinade na natin ang ating chicken. And
Lulutuin natin siya ngayon. Ganito na po yung itsura niya makalipas ang isang araw. So kung makikita niyo po, nag-iba yung kulay ng ating chicken. Kasi na-absorb na niya yung marinated mixture. Malasa na yan. So isi-set aside lang natin yung mixture. And then, pwede na nating ipahid yung ginawa natin na chicken oil. Gumagamit po pala sila dyan ng chicken oil sa inasal na manok kasi malasa po talaga yung oil ng manok. At the same time, meron po kasi yung aswete na nagbibigay din po ng kulay at lasa doon sa ating manok. So, ipapahid lamang po siya and then pwede na siyang i-grill. Since wala po kaming ganun, so ganitong method po ang ginawa ko. Pinakulo ko po yung manok doon sa mixture na marinated na. At tinanggal ko po pala yung lemon kasi magiging mapait po yung lasa ng ating manok kapag sinama siya doon sa pagpapakulo. Ilalapat ko lamang po pala yung manok dito at hindi ko po siya babaliktarin. Kumbaga, hindi mo siya gagalawin. Hahayaan mo lamang na mamala yung mixture. So, hayaan lamang po siyang maluto ng konti or siguro tingnan-tingnan na lamang siya pag ganito na yung kulay niya. Okay, for about 2 minutes, tanggalin na siya sa apoy. Yan, malasang-malasa na yung ating manok. Papahiran na natin siya ng chicken oil. Naglagay din po pala ako dito ng oyster sauce kasi nagdadala din siya ng masarap na lasa doon sa ating chicken. Pero kung wala po kayo ng oyster sauce, pwede naman po yung liquid seasoning na lang po yung ipahid nyo at yung chicken oil. Bake ko lamang po siya for about 15 minutes. Or titingnan nyo po kapag naging crispy na yung balat niya at naging maganda na yung kulay ng manok, pwede na po siyang tanggalin doon sa ating oven. Lagay ko din po pala yan sa isang kaserola at tinakpan po para po pakulubin po yung usok ng charcoal. Ganito po yung method na ginagawa namin dito since bawal po kasi kami mag-ihaw sa labas. Basta takpan lamang po natin yung kaserola para hindi po lumabas yung usok niya. Ganito po kasi yung itsura niya sa loob. Ayan. So, hayaan lamang po siya na nakatakip for about 15 minutes. Luto na ang ating mang inasal. Masarap po yan kasi marami siyang luya at lemongrass. And meron siyang Sprite. So, ibang level po yung lasa ng ating inasal na chicken. Lalo na, kinulob natin siya doon sa uling. So, kung wala po kayong ihawan or hindi kayo pwede mag-ihaw or tinatamad po kayong gawin yung method na yon, gawin nyo na lang po yung method na ginawa ko. Nakakasigurado naman po ako na magiging masarap ang inyong chicken inasal.